here with Stanley Chi and tatanungin natin siya ng mga life advice. Teenager advice, love advice. Gumagana po ba ang long distance relationship or LDR? Oh. Ano po ba ang tamang age para manligaw? Ano po ang nagpapa-turn off sa isang babae? Paano mo po malalaman na nagsiselos ang isang babae? Ano po ang thoughts mo po sa mga relationship break? Pag madami ka po bang friends na girls, consider checkboy na po kayo. Kaya guys, pag kayo niyayang mag-pull up, yari. Yari ka na. Oh no! Sheesh! Hey guys, welcome back to my YouTube channel and I'm here with Stanley Chi and tatanungin natin siya ng mga life advice. Oh. So, kung kahit nasa mga teenager advice, love advice, study advice. Meron po bang ganyan? Study meron, advice? Meron. Oh. Uy, baka mami, mga perfect na ako sa exam next week. Uy, alam mo yung mga study advice, ha? Dati, ito hindi ko naman... In-start na pa tayo. Hindi ko naman sinasabing effective ito. Ha? Mm-hmm. Alam ba ginagawa dati ng mga tito-tita, ng mga paano parents? Nagpag-aaral. Yung libro, nilalagay sa unan. What? Oh, dati ginagawa nila yun. Ito ba yan? Oo, talaga. Gumagana pa talaga yan? Hindi ko alam kung gumagana. Ah, kasi ako, ginagawa daw dati yun. Ginawa mo ba? Hindi ko ginawa. Ano? Oo. Pero successful. Para mas ma, para mas ma-memorize daw or mas maalala yung... Ganun pala yun? Dati. Pero sa akin, mas importante, yung binabasa mo yung libro, naintindihan mo yung lesson, di ba? Yun. So, ayun guys, first question down agad, study dati. Advice. Ewan kung ginagawa ng daddy mo yun, or ng mga lola at lolo. Yung libro nilalagay sa ilalim ng unan. Tutulog na try yun eh. Pero siguro bagsak yung gumawa nun kasi hindi na inulit eh. Hindi na ginawa. Oh, pero ano yan, mas importante naintindihan niyo yung lesson. Ganun. So nakikinig lang ba sa klase? Oo. Okay. And mag-start na agad tayo. Yan. Okay, so yun na muna parang interview muna. So when did you start po giving advice? Or when did you start thinking of giving advice to people? Hindi ko naman pinlano. Parang unexpected. Kasi dati naging cartoonist ako, naging stand-up comedian ako, and then nagsusulat ako ng mga humor books. Nung nagsusulat ako ng mga humor books, naging host din ako sa TV show. May mga nagtatanong sa akin online tungkol sa advice tungkol sa pag-ibig. Doon po sa saan po tinatanong? Sa Facebook, dati Friendster. So, sinasagot ko yung in a funny way yung mga tanong nila na practical pero funny way para mas maalala nila. Pa din. Meron yung Friendster, yun yung lolo ng lolo ng Facebook. Kasi nagkaroon pa ng multiply, nagkaroon pa ng mga Mami Friendster. Oo. Dati Friendster, yun yung uso ng alam ng mami mo yan. Testy please, mga ganun. Alam ni mami. ang lolo noon Slambook. Grabe. Ang dami pa pala na dati. Yung Slambook, notebook yan. Tapos nakalagay yung mga who is your crush, favorite color, mga ganun. Para alam mo, get to know me notebook. Oo, ganyan. Tapos parang may dedication. Yan. Okay. Yung dedication yun, parang testy. Sheesh! Ayun, sheesh! Ayan, sheesh. Sheesh, paano yung ginagawa? Parang ganun po. Sheesh! Ganyan? Ganun po. Pero hindi naman po kailangan sabihin lagi. Parang ganyan. Sheesh! Parang po. Nakaganyan dapat yung kamay. Sheesh! Ganun po. Sheesh! Sheesh! Okay, next one. This is a random question lang po. Oo. Pero kailan po kayo nagka-first girlfriend? Random, pero may binasa ka eh. Oo, random po. Kasi kanina ko lang po. Hindi, 25 years old. Kasi dati, First girlfriend po? Oo, mayayain ako eh. Hindi naman ako yung hindi naman ako yung nanliligaw na mas iniuuna ko yung pag-aaral. Ha? Kasi nga, mahal yung tuition eh. Pag bumagsak ka, di ba? Nakakaya sa magulang mo. Pag bumagsak ka, nakakaya sa mga magulang. Kasi sila yung nagbabayad ng tuition, di naman ikaw. Pinaghihirapan nila yun. O, isang taon din, pati oras mo, nasayang. Biro mo, nakakalungkot yung grade. Ngayari, halimbawa, grade 5 ka bumagsak. Yung mga kasama mo, grade 6. Grade 5 ka. Tapos gagraduate na sila. Ikaw, may 1 year ka pang kasi nga bumagsak ka, di ba? So parang sayang yung oras, sayang yung pera. Priorities. Di ba? Oo. Tsaka at the same time, medyo nakakahiya rin kasi pag bumagsak ka, ibig sabihin, hindi ka nag-aaral, hindi ka smart na
Yung baga, hindi naman sa hindi ka matalino, pero yung baga, hindi ka smart dahil hindi mo inayos yung ano mo, yung oras mo, tsaka yung pera. Maraming nasayang, ganun. Tsaka turn off yun sa mga girls. Pagka hindi ka, ano, pag hindi ka matalino, wala ka sense kausap, nakaka-turn off yun. So, ano po ang pinagkakaiba ng mga kabataan nun kesa ngayon? In general? Dati wala naman kaming social media eh. Pag may gusto kami tawagan, tatawagan namin sa landline. Sa mismong phone po. Naabutan ko yung ano, walang cellphone, nag-landline pa lang. Ang telephone numbers, ano, ilan na ba number ng landline ngayon? 8 na, di ba? Oh, o dati, 7 pa lang eh. Naabutan ko, 7. Dati nga, may naabutan ako nung bata ko, 8 numero lang eh. Grabe. Yung landline. Ano ba yung ginagawa niyo po dati nung bata po kayo? Like mga childhood? Family computer. Lalaro kami computer. Ako, hindi po ako nag-gadget po nun eh. Puro ano lang po. Sa labas po talaga naglalaro. Di ba, dati naglalaro rin kami sa labas. Yung mga habulan, ganyan. Pero nagkaroon ng family computer, naglalaro kami. Tapos nagkaroon ng mga... Ano po, parang PC po siya? Hindi, para siyang ano, lolo ng PlayStation yun eh. Ah, parang ano po, Game Boy, ganun po. Hindi Game Boy. Sa TV, sinasaksak yun. Alam ng daddy mo yan. Alam yan ng family daddy computer. Mo. Family computer, oo. Oh. Tapos naging Sega, naging ano, Super Famicom. Tapos yung PlayStation 1, PlayStation 2, ganyan. Naabutan ko yung ano, yung ganung era. Nga naglalaro kami. Minsan ka, pupunta pa kami arcade. Pagkalaki po siguro, kakwento ko sa mga kabataan. Ako, naabutin ko yung mga PS5. Oo, oh, PS5. Oh, in the future, PS24. Yung mga 3D na siguro yung laro, ganyan. Hindi mo na magigets. So, dadating din kayo sa ganyan. Eh, ano lang yan eh, cycle lang. Dati naman, ang uso nung bata kami. Ganyan ang, ano, ganyang damit, yung maluwag eh. Tapos ganyan ang hairstyle namin dati. O ngayon, hindi na kami nagaganyan eh. Hindi na bagay sa amin. Na-imagine ba yung tito mo or yung daddy mo na maluwag yung damit? Pwede po. Medyo ano eh. Pag lumaki siya, yun. Pero, pwede yun po. Okay. Ganun naman ang fashion, umiikot lang. Paulit-ulit lang po. Oo, mag-ano lang. Minsan uso ngayon, o tapos malalaw sa court. History repeat. Kabalik. Oo, okay. Yan. Gumagana po ba ang long-distance relationship or LDR? And why or why not? Depende sa tao. Kung may tiwala kayo sa isa't isa, magagana yun. Paano po kung hindi? Eh, syempre. Kung wala kayong tiwala sa isa't isa, magkakaselusan yan. Kahanap kayo ng quality time sa isa't isa, tapos break kayo. Baka magkaiba po ng love language. Oo, ganyan. Siyempre, di ba, iba gusto nila physical touch. Yung isa naman gusto quality time. O, di ba? Medyo, ano. Pero kung yun talaga yung tao, no? Hindi, kung talagang, ano, nag-LDR kayo kasi nga may, ang purpose nyo is, ano, makaahon sa kahirapan, mapag-aral yung mga anak nyo, di ba? Mag-work ya kasi may goal kayo, pareho eh. At kung talagang ang goal nyo naman is lahat kayo magsasama sa isang lugar na yan eh. Pwede, di ba? Opo. Ay, so ayun, kung gagana siya kung kaya talaga, oo. Like kung gusto niya. Kung gagawa ng paraan kaya. Pero siyempre, mga tao yung iba mapusok. Daming temptation kung saan nakikita. Parang ano po, na bumibigay. Minsan, hindi naman bumibigay. Iba yung dati yung bumibigay, iba ibig sabihin dati nun eh, pag bumibigay ka. Diba, tanong mo kay daddy mo, pag bumibigay, iba ibig sabihin, diba? Di po ka nga dito, ikaw na mag- Pag bumigay, alam mo na. Yun. Hello, naku! Ito, another random question po. Pero sinulat. Iba klaseng random question mo, binabasa mo eh, no? Sige. Guys or girls, should guys pay for the first date? Or KKB? Depende sa tao. Depende rin. Pero alam mo, mas okay sa akin KKB. Hindi dahil sa kuripot ako ah. Eh syempre yung mga ibang girls, ano yan, strong independent women eh. Oh. Ah, di ba gusto nilang magbayad, ayaw magpalibre, di okay lang KKB. Pero kung gusto niya magpalibre, kung okay lang, you offer muna. Na, oy, I'll pay. Ako na bahala. Kaya, hindi, I insist, kanya-kanya tayong bayad. Di okay lang, di ba? Kung ano yung gusto niya. At ano po yan eh, trending, hindi man po trending, pero madalas po tinatanong sa TikTok. Meron pong parang ano dati na nagkakaaway. Kasi hindi po nila alam kung yung boy or girl ang magbabayad muna. Dapat lalaki ang mag-o-offer. Diba? Kasi gentleman ka dapat eh. Tsaka ikaw po yung nag-aya. Oo, ikaw nag-aya eh. Okay. Kung yung babae nag-aya, pwede ka mag-offer, pero ba naman kanya-kanyang bayad dyan. Kung medyo makapalang mukha nyo, lalaki kayo, din palibre kayo, okay? Okay sa lahat. Oo, depende. Oo, may mga kanya-kanyang trip yan eh. Oo.
Okay. Ano ba yan? Susunod, steak. Ano? Steak. Kung nagpa-libre sa steak, ano? Ano po favorite food joke? Oh. Oh. Ano po ba ang tamang age para manligaw? Ako kasi, 25 years old ako nagkaroon ng jowa. Ngayon kasi, hindi mo naman pipigilan yung tao kung ilang taon siya gusto niya manligaw or gusto niya magka-jowa. Hindi mo pipigilan niya. Magulang ang makakapigil. Oo, magulang makakapigil. Pero ang pinamaganda, pag nakapagtapos ka na ng pag-aaral, sana. Most ideal. Ideal. Sana pag-graduate ka na. Kasi you have your own responsibilities. May kumikita ka ng sarili mong pera, di ba? Yun. Yun ang mas okay. May ano ka na po, like standing ka. Pag nag-graduate ka na, kasi hindi naman maganda yung ano, biglang... Kapag nag-aaral. Nag-aaral ka, tapos baka mamaya hindi kayo nag-iingat. Biglang after 9 months, naging lolo na si daddy, di ba? Naging lolo si daddy. Naging lola si mommy, di ba? Okay, next po. Ano po ang nagpapa-turn off sa isang babae? Pag wala kang ano, una-una, pag dugyot ka. Like yung mga dumi, oh, dumi. Hindi ka naliligo, bad breath, mga ganun. Hindi ka gentleman, ano ba ba? Madungis ka sa katawan, yun, nakaka-turn off yun. Mabaho, yan. Okay. Oh. Tapos ano ba ba? Masama ugali. Yan. Dapat mabait lagi. Oo, oh, yun, ano ba ba? Yung walang respeto sa magulang. Nakapag-turn off yan, di ba? Oh. Kahit pa sa guys, like kapag oh, walang respeto pa sa magulang. Kahit sa matanda, pagka wala kang respeto, nakikita ng tao yan. Opo. Diba? Eh, kung nagawa mo nga sa parent nung ano, baka magagawa mo rin sa parents ko, di ba? Scary? Oo, oh, yun. Okay. Yeah, turn off, di ba? Alam nyo na, guys. Oh. Paano mo po malalaman na nagsiselos ang isang babae? Siyempre, magtatampu-tampuhan na yun. Di ka kakausapin, di ba? Yun. Di ka kakausapin. Oh, ano? Yari. Silent treatment. Lang. Isang tanong, isang sagot, tapos may dabog pang kasama. Oh. Delikado po ba yung silent treatment? Delikado yun. Kaya maghahanap kayo ng jowa, dapat yung walang drama. Yung ano, pag masaya, masaya. Pag malungkot, malungkot. Pag galit, galit. Kasi may mga iba, ano eh. May mga iba, pag nagalit, oh, alam ba kung bakit ako galit? Siyempre, ikaw lalaki, hindi ko alam eh. Wala, hindi ko alam ano ba ginawa ko, di ba? Isipin mo kung bakit ako galit sa'yo. Siyempre, di ka makatulog niya, isipin mo, di ba? Talaga ng, ano? Kaya maghahanap kayo ng jowa yung walang drama. Oh, pag galit, galit. Pag masaya, masaya, di ba? Para yung mix, ano, para hindi parang ba? Ano, yung para hindi ka masyadong nagugulantang sa buhay or nagugulat na, oh, ba't di mo ko pinapansin? Yung pala, pinagselosan yung aso. Yung diba? Aso? Kasi ba't yung aso binubuhat mo, pinapakain mo, tapos siya hindi mo pinapansin? Lahat ng oras ako na sa aso. Oo, ganyan. Oh. Oh, bakit, mamaya sabihin, bakit ano, mas may time ka sa mga kaibigan mo, sa akin wala. Ayun pala, groupmates pala kayo, may project kayong ginagawa, di ba? Di mo na-explain. Ayun lang, kailangan diba? Na-explain. Oh, yan. Okay, next, may naisip lang po ako. Like, ano po ang thoughts mo po sa mga relationship breaks? Hindi po break up, parang oh. Break. Parang... Ay, mga cool off. Cool off, ganun. Meron po kasi kakilala na ano yun, cool off. Ah, okay. So, parang mapayo ko din siya, ganun. Yung, share the word. Yung cool off kasi, one step to a breakup na yan. Yun, yun ang cool off. One step bago mag-break up. Or, pwedeng may nagustuhan siyang iba. Cool off na tayo, makipaglandian ako. Eh, paano ko naman aminin yun? Pwedeng ganun. Hindi mo maano eh, pero kadalasan. So, depende po yun din po sa nag-initiate na. Oo. Eh, so, paano kung mutual? Pwede, pareho sila may nilalanding iba, di ba? Kasi kung gusto nyo yung isang tao, di ba, ba't kayo magkukulo? Oo nga, oo nga. Sabi mo, oy, busy ako ngayon, huwag muna ako istorboin, mag-aaral ako. Gusto mo, group study tayo, mag-aaral ka dito, dito, di ba? Sabay tayo mag-aaral sa isang lugar, o dun sa bahay nyo, mag-aaral tayo. Ang tutor si mami at si daddy. Huwag mo talaga mahal nyo isa't isa, di ba? O, anong dahilan ko bakit magkukulo? Advance ako mag-isip. Daddy, na-try mo na ba yung kulop-kulop na ganyan? Oo, oh, try. One step to going to, papunta sa breakup yan. Nangyayari nga sa akin yun. So, take note talaga. Kaya guys. Pag kayo niyayang mag-cool off, yari. Yari ka na. Anong kailangan kong gawin? Mag-isip-isip ka na. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam. Sino mga umaali-aligid dyan sa girlfriend mo? Sino next? Katira naman yan. Oo. Tapos magugulat ka pag nag-break, bigla may jowa. Di pa ba sapat yung narinig nyo? Ulit-ulitin ko pa ba? Oo. Ibig sabihin, habang nagkukulo, may next na. Meron ng ano, meron ng umali-aligid dyan. May line up.
May mga nagdi-DM yan na ano, sa IG na hindi nyo alam. Next po. Ay, naisip ko lang din po. Ano po yung thoughts ko din po sa mga example? May mga girls din po kasi na like, nag-check or insecure sa mga like, nag-check ng phone. Like, gusto talaga nila i-grow through yung phone. Kasi dapat you have to respect the ano, privacy of your partner eh. So, diba, yung mga chine-check yung cellphone, pati password ng Facebook mo, dapat alam niya. So, or kailangan lang po ng assurance na lang. Oo, kailangan may tiwala. Kasi, kaya nagkakaganyan, baka may ginawa ka. Yun lang. Baka may trust issues. Or yung past. Oo. Or baka alam niyang maraming nagkakagusto dito sa lalaking to, ganyan, kailangan bantayan, gano'n. Oh my gosh! Medyo malikot ito, di ba? Malikot, di ba? Nakipaglandian din sa iba, gano'n. So kaya medyo yung babae, natatakot. Yung lalaki rin naman gano'n minsan eh. May ganyong lalaki na so ano. So it's more of a... Kailangan may tiwala kayo sa isa. Tsaka walang pakialamanan ng cellphone. Pag madami ka po bang friends na girls, considered chick boy na po ba yun? Hindi. Hold up! Wait a minute! hindi consider the chick boy yun. Ano po ba yung definition niyo po ng chick boy? Yung chick boy kasi ano eh, bukod dun sa yung mga iba, pilosopo, sabi pwede sa chicks, pwede sa boy. Hindi ganun. Ano yun? Yung chick boy medyo ano yung, medyo maano ka, ma-flirt. Sa parang lahat. Flirt ka sa mga girls. Parang chick boy. O kaya pag nagka-girlfriend, madali mo lang palitan yung isa. Parang ganun. Marami naging girlfriend. O, di ba? Oh. O, yung pag marami kang girl na babae, na friend. Siyempre, hindi mo naman hindi mo maiwasan yan. Malay mo, friendly ka lang talaga. O kaya parang nagpapakopya ka sa klase. Parang ganun. Hindi. Friendly talaga. May mga lalaking ganun eh. Maraming kaibigang babae. Pero hindi naman niya jowa. Paano po ba malalaman na crush ka ng crush mo? Bukod sa tatanungin mo or malalaman mo sa mga kaibigan mo, pag crush ka ng crush mo, malalaman mo kasi ikakalat niya sa mga kaibigan niya yan, sa barkada niyo. Or lagi nagpapapansin sa'yo. So, paano mo malalaman? Hindi. Lagi nagpapapansin, nagpapakyut. Pag niayang lumabas, sasama sa'yo. Diba? Alam ka namang sumama siya sa'yo nung walang dahilan na ilang beses mo na niyaya. Kaya mga 10 times mo na niyaya, G palagi. Tapos kinikilig siya pagkakasama mo. So, example, sana no, lahat, hindi talaga. Hindi, wala. Pagka hindi ka gusto nun, hindi na sasama sa'yo. Hindi nga magre-reply sa'yo pag hindi ka type eh, di ba? Check muna yung Facebook, no? Mangyari, nice guy ka naman, mabait ka, di ba? Pag hindi yan nag-reply, nice way of saying na hindi kita type. Kasi nararamdaman niya na didiscarte ka. Kasi kapag nag-reply, baka mabigyan pa ng... O, kaya mag-assume ka, di ba? O, mabigyan ng kulay. Ayun, may gusto sa akin to. Reply ng reply. How do you know that? Kaya nga sinasabi ko, pagka may crush kayong babae, pagka nag-message sa'yo, huwag mo kaagad re-reply yan. Kasi mahalata na may crush ka sa kanya. Tapos wala nang kinausap po, no? Oo. Wala nang nireply yan. Kaya at saka kung manliligaw ka, sabihin mo doon sa babae na manliligaw ka. Okay. Huwag ka magpaalam. Kasi pag sinabi mo, pwede ba manligaw? Sinabi, hindi. O di bastard ka na kagad. Sasabihin mo. Oo. Agad. Kailangan, kaibigan mo muna. Tapos, magpaparinig ka rin. Na manliligaw ka, ganyan. Paano paparinig ka? Paparinig? Hindi, parang ano lang. Siyempre, iyayin mo na lumabas. Tapos, pag-uusap na kayo, pakikiligin mo na. Di ba? Tapos, kasi actually, pag sinabi mo manliligaw ka, nagpapaalam ka, parang hard sell. Ano po yun? Yung pinipilit mo yung sarili mo na ano. May mga taong... Parang hindi mapusure. Yung parang may mga taong ayaw nila straightforward eh. Gusto nila makilala ka muna nila. Tapos pag type ka nila, tsaka sila magpaparamdam sa'yo na may gusto sila sa'yo. Ganun. Depende sa tao. May mga iba naman, naninigurado, gusto nila marinig sa'yo mismo na manliligaw ka. Ganun. So, kailangan kilalanin mo yung taong liligawan. Para alam mo po kung paano yung approach. Kaya nga, di ba, nauso dati yung kakaibiganin mo, yung mga kaibigan ng crush mo o ng nililigawan mo. Nauso yan eh. Next. Lang. Dami. Kala ko ba random? Ba't parang sinilista mo lahat? Pinili ko ba, Witcher? Paano naman po nalalaman kung ayaw na sa'yo nung girl? Let's say in a relationship. Kumbaga parang... makipag-break na sa'yo. Pero hindi siya parang gano'n. Parang lagi ka na inaaway.
konting ano lang, parang ikaw lagi mali, tapos inaaway ka. Naghahanap na ng dahilan para makipag-break sa'yo. Same din po ba sa boy? Like, if ayon din ng boy, ganun din po, inaaway yung girl. Hindi naman sa inaaway, parang ano lang, yung... halos ganun din, pero maghahanap na ng dahilan para makipag-break. Ganun. Depende sa tao. Hindi naman lahat ng lalaki ganun eh. Hindi naman lahat ng babae ganun. May mga iba, straightforward, sabi na, di na ako masaya. Yung iba naman, busy. Parang wala ng time para sa girlfriend or yung dati nung bago sila, sobra consistent, talagang gentleman and all, pinapakita lahat, di ba, ng maganda. Tapos nung pagtagal-tagal, nagbabago unti-unti. Kaya alam mo, ang sikreto pag kami girlfriend ka or pag nangiligaw ka, kailangan consistency. Consistency. Oo. Lagi ka nandyan para sa kanya. Oh. Yun ang shish. Paano po ulit yung shish? Ikaw nga. Turuan mo nga ako. Shish. Kailangan nakaganon din. Hindi naman po kailangan, pero shish din po. Hindi, kamay. Ganon. Pwede na pong ganito. Ganyan. Shish. Yeah. Okay. Okay, next. Dati sa amin, ano, what's up? What? What's up? Oh, what's up? What's up? What's up? Nauso sa commercial yun eh. What's up? Sa Budweiser. Tips para mag-last ang relationship. O yun, number one, maging consistent kayo. Number two, magpayaman kayo. Kasi kung wala kayong pera, hindi naman sa ano ha, hindi ko naman sinasabi na, hindi ko naman sinasabi na ano ha, na yun ang number one. Pero parang, kasi pag wala kang pera, paano bubuhayin yung pamilya mo tsaka yung girlfriend mo? Diba? O sa tingin mo si daddy, walang trabaho yan. May trabaho si daddy, kumikita ng pera yan. Otherwise, inaaway siya ni mami. Ano pang babayad natin sa renta, sa kuryente, sa tubig, yung pagkain natin, di ba? O, paano pag-aaralin si Kenneth? Kailangan ko pansita! Ano, oo nga. Di ba? Isipin niyo yan. Pag, ano, pagka may family. Pero pag jowa-jowa, you have to be consistent. You really have to be a gentleman. More best, emotional ano, po. Wala pa pang like money. Ganun. Wala pa pang financial kung, problem. Wala pa, hindi. Siyempre, may mga 15 pa lang kayo eh. Mm. Malamang, may mga allowance pa kayo. Pero sana, start saving. May mag, ano na kayo, mag-ipon na kayo rin. And you be, ano rin, yung think about your future together. Pagka nag-graduate na kayo, di ba? Totoo po ba yung mga parang sinasabi ng magulang like nung kabataan ko ganun like nung bata ako. Malamang totoo 'yun kasi napagdaanan nila 'yan eh. So normalized po ba ang cheating sa relationship? Kasi ang alam ko po may mga nag-normalize sa cheating like sinasabing challenge ganun. Hindi maganda ang cheating kahit anong gawin nyo sa pag-aaral, sa buhay, sa panliligaw, sa pag when you're in the relationship. Kaya ka nang, ano ba yung sabi ng cheating? Nandadaya ka. O, di ba? Nangloloko ka ng kapwa. Hindi maganda eh. O, tsaka the reputation na ganyan, pagka ikaw ay cheater, will follow stay, you. Na hanggang sa pagtanda mo, na hindi maganda. Hindi ba kayo nakukonsensya pag ano? Nag-cheat kayo? Di ba nakakonsensya yan? Hindi kayo makatulog. Maililit yung mundo nyo. Pero parang meron ano, din po diba? Mga parang di po na lalabas, no? Like, parang they get away with it. Pero ano, walang cheater ang hindi nahuhuli. Pag so, kayo nang loko, mauhuli't mauhuli kayo. Kaya eventually, hangga't maaari, huwag niyo nang gagawin. Mm-hmm. 'Di ba? Hindi namin kinokondone yung ganyan yung mga cheating, mga pandaraya. E, paano po yung mga like may nagsistay kahit ano? Nag-cheat na po yung let's say boy or girl, kahit nag-cheat, nagsistay pa din. Nako, martir ang tawag diyan. Martir, yung mga parang ano, marupok? Hindi marupok. Yung martir, yung parang ano, tinitiis lahat. Which is hindi maganda. Tinotolerate. Tinotolerate niya. Which is hindi maganda. Ngayon, pagka kayo, iniloloko na ng inyong partner. Okay may pag-break na kayo. Oo. Marami dyan. Huwag kayo mag-alala. Okay. So, ayun. Tapos na. Mm. So, thank you ulit sa pagbibigay ng madami-dami advice. So, don't forget to subscribe sa kanang YouTube channel. Plug nyo na lang po yung youtube.com/TanliChi. Mag-subscribe po kayo at tulungan niyo po ako na magkaroon ng 100,000 subscribers sana. Eh, para may ano agad. Diba? Para silver play button, di ba? Oo. Tapos meron akong podcast under page TanliChi sa Spotify and Apple Podcast. Tungkol yan sa mga ano trabaho, buhay immortal, ganyan. Meron akong Facebook, Twitter, Instagram, and TikTok. So, sana po mag-subscribe din kayo sa akin doon. Marami akong mga ginagawang mga humor na videos, mga funny na TikTok na ano. Invite niyo po ba sila sa ano po, yung sa BGC? Okay.
meron akong ano, meron akong gig sa November 19 sa BGC Wicked Dogs. Ang title ng show, Sheesh G Pare. It's a stand-up comedy show. Oo. Featuring observational stand-up comedians. Parang nagkukwentuhan lang kami, pero yun yung parang sa stand-up comedy sa Amerika. Parang sila Joko yung ginagawa nila. Ganun. So sana magkita-kits tayo. For details, go to my Facebook page or sa Instagram. At mag-PM kayo. Yeah. Sige. Okay. So ayun, thank you guys for watching. I will see you guys in the next video. Comment kayo if may gusto kayo i-suggest na content and if gusto nyo mag-audition. So, ayun guys. See you guys. Bye. Sheesh! Sheesh! 'Yung ano ba 'yung guys? Dito stand. Hindi. Ano lang? Stanley Chi. Ganun. Stanley Chi. I'm here. Okay, okay. Yan lang. Game. Cheese. Cheese.